We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, that's your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passions once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain pull upon me. Lord, we humbly come. Lord, we humbly come before you. We don't deserve your glory. Restore this dying life. Spirit, that's your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passions once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, that's your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passions once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Salamat kami, Ama, dahil nandito naman kami, O Diyos, nakatipon-tipon, O Diyos, nagsama-sama, Panginoon, nagkakaisa, Panginoon, upang sambahin ang iyong pangalan, Panginoon, sa umagang ito. Papasalamat kami, O Diyos, dahil binigyan po kami ng kalakasan, Panginoon, na bumangon, Panginoon, upang pumunta po dito, Panginoon, upang makinig sa iyong aral at sambahin kayo, Panginoon, itataas ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. Sasampik po kami, Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, sa aming panimbahan, O Diyos. At God, tanging hiling lamang namin, Panginoon, na gawin po kami, Panginoon, sa iyong harapan na maging aya-aya, Panginoon, at kalugod-lugod, O Diyos. Nang sa ganun, Panginoon, yung aming panambahan, O Diyos, yung aming pagsusumama, Panginoon, yung aming pong pagpupuri sa iyong Panginoon ay makakarating po sa iyong kaluwalhatian, Panginoon, ay makakarating po, O Diyos, sa iyong kaharian, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa bawat isa nandito ngayon, Panginoon. At sa mga puso, Panginoon, nasasabik, Panginoon, nasambahin kayo, Panginoon, sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa bawat isa nandito ngayon, Panginoon, dahil alam namin, O Diyos, na may gagawin po kayong, Panginoon, sa aming kaligitnaan ngayon, Ama. At salamat, Panginoon, sa iyong mensahe, Panginoon, na siyang ibibigay niyo sa aming Panginoon, na press revelation, O Diyos, na yung gagaling po sa inyo, Panginoon, nagbibigay po ng hope in future po, Panginoon, sa aming Panginoon. Bagus, Panginoon, ang nangyari ngayon sa aming paligid, Panginoon, sa buong mundo, Panginoon, ang pandemya, Panginoon, ay kayo lamang, Panginoon, nakapagbibigay po, Panginoon, ng kagalingan, O Diyos. Kung ang bawat isa nagkakaisa, Panginoon, ang bawat tao nagkakaisa, umanumbalik sa iyo, Panginoon, mapakumbaba, Panginoon, at manalangin, Panginoon, ay sinasabi yung pagagaling niyo, Panginoon. Dahil walang ibang solusyon, Panginoon, sa problema ito, Panginoon, kundi babalik po, Panginoon, sa inyo lahat, O Diyos, ang lahat ng tao, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa mga tao nandito, Panginoon, na sumasamba sa inyo, Panginoon, at sumusunod, Panginoon, sa iyong mga aral, sa iyong mga alituntunin, Panginoon. At ang iyong pangako, Panginoon, ay nandoon po sa bawat isa, Panginoon, sa bawat tao, Panginoon. At iniingatan niyo, Panginoon, ang bawat isa nandito, Panginoon, na inilalayo niyo, Panginoon, sa karahasan, Panginoon, sa pandemya, Panginoon, sa COVID, Panginoon, na nangyayari ngayon sa mundo, God. At salamat, Diyos, sa bawat isa nandito, Panginoon, na pinagpala niyo, Panginoon,
ang bawat tao, Panginoon, at pagagalakin niyo pa, Panginoon, at palalakasin niyo, O Diyos, ang bawat pananampalataya, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa umagang ito at sa inyong banal na Espiritu, Panginoon, dahil bibigyan niyo po kami ngayon ng special appointment, Panginoon, dahil yung appointment namin ngayon, O Diyos, Panginoon, ay makipag-usap po sa iyo, Panginoon, ay pupurihin kayo, O Diyos, at bibigyan niyo po kami, Panginoon, ng special na araw, Panginoon, para sa amin. Dahil bubuksan niyo po, O Diyos, ang langit, O Diyos, para sa amin, at ibubuhos yung Panginoon sa aming kaligitnaan, O Diyos, ang lahat ng pagpapala, ibubuhos yung Panginoon sa aming kaligitnaan, Panginoon, ang banal na Espiritu, Panginoon, magliliyab, Panginoon, upang manumbalik, Panginoon, ang alab ng puso sa paglilingkod sa inyo, Ama. At salamat, Panginoon, sa aros na ito, Panginoon, dahil sasabayan niyo pa kami, Panginoon, ng mga anghel, O Diyos, sa pagpuri at pagsamba sa iyong pangalan, O Diyos. At salamat, O Diyos, sa iyong dakilang presensya, Panginoon, na ibibigay niyo sa amin ngayon, Panginoon, sa pagharap namin sa iyo, O Diyos. Naway, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, ay hindi mamimiss, Panginoon, ang bawat segundo, bawat minuto at bawat oras, O Diyos, upang makinig po, Panginoon, sa inyong mensahe, O Diyos, sa bawat isa sa amin, Ama. At salamat, Panginoon, sa umagang ito. Ang lahat na kapurihan ay sa'yo lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen! Good morning, Satanan! So, kinsay ready na budayik sa atong buhay nga Ginoo. Asi, come on, atong ipalakpak atong mga kamot. Let's sing to our living God.
worship our God in this place. You
Hope all is well, and today marks our first Sunday sa ato ang holiday season. So, Christmas is fast approaching, and so, salamat kang Lord. No, first of all, we want to thank the Lord for giving us another day, no, another day to celebrate again His goodness in our lives. Amen po ba? Amen. And so, we would like to acknowledge, first and foremost, ang atong pinaka-importante sa tanan, karong kabuntago na atong mga bisita. Either first time man sila, second time, third time around. So we want to welcome you, Sir Ryan Enriquez, Sir Lawrence Bucol, Ma'am Rodeline Arellano, Ma'am Virginia, Ma'am Delago, Ma'am Emeline Andres, Ma'am Ariana Brocoy, Sir Junjun Sugubo, Ma'am Rosita Hasandalan, Ma'am Charlene Villa Mente, Sir Michael Israel, and kang Sir John Ace Baritwa. Oo, so salamat kayo. We want to say, no, it is not all about religion, but it is our personal relationship with our God. Amen. And so we want also welcome our first sila nanay and tatay, atong senior pastor, the prime 12 leaders, the 144 and the 1728, and also sa ato ang mga satellite churches. So, thank you. And also sa ato mga online viewers, welcome po, no? We are glad that you are with us today. And so may we all rise as we welcome our senior pastor tatay to give us the word. Welcome si Tonton, Sir Tonton. Natay anak sa ating dating Pastor Ricardo, anak ni Pastor Riponte, si Galilee Grace. Ating palakpakan, Galilee Grace. Sa ating mga sabi pa ni... Beth. Nana si Beth, bago nasunugan. Nahimo nagbalay. Sabi ni kasama natin dito, yung ating isang pastor din sa church, si Pastor Bong, na we will continue inviting some friends, this will be filled up with people this year. Nakita ko na kahit continue nga itong Sunday lockdown, pero kunti-kunting may mga taong pumupunta dito, at siguro by after our encounter on October 1 and 2, siguro may bagong mga kapatiran na may dagdag sa kaharian ng ating Panginoon. Keep on inviting, keep on sharing your experiences in serving the Lord. Keep on sharing what you have from God, yung experience natin. Huwag nating hayaan na maluya ta, mahina ta, because ang paghinaan natin yun ang armas ng ating kaaway, parang mawala ang ating mga paningin sa Panginoon. Ating palakpakan si Lord. Ginoo, sa mubo nga oras, we will be hearing your word from the Bible, because it is only your word can change our hearts, our minds, and our purpose. Use me, Lord, to speak to your people this morning. Give us strength and encouragement, Lord,
as we continue to live amidst pandemic. Thank you for your protection, God. In the name of Jesus Christ, atong palakpakan si Lord. Sige, manlingkod tadi ko mo paspas istorya kay, alam mo, we are eyeing for an additional sounds. Parang yung ating boses clear na hanggang sa gilid. Dahil lang nakita ko, mag-iko-iko ba? Di na maintindihan. Pag hindi mo, di mo ikalma yung speed ng salita mo, nagdikit-dikit na nun sa likod. Klaro na, Pastor Nelson? Klaro? Klaro na, klaro. We are praying for a big screen, itong 74 inches, para huwag mag-video ta, kay maganda sana yung ating every Sunday, may presentation sa video. For example, the topic is in evangelism. Meron dyan, marami dyan sa ating Googles na video clip patungkol sa evangelism. Then, talagang visual. Alam mo yung mga grade 1, ayaw nila panay basa. Ang gusto nila yung bang may visual ba? And then they can understand more in visualization. No? Bisag sa college na to, need po tag mga visual. So, parang dali na to masabtan ang gisulti, maigong visualize. Okay. Mayong buntag. Ang nagdala, tindog daw itong mga first time nagpunta, tindog. Stand up yung first time. 1, 2, 3 lang. 4 lang. Wala na. Wala na. Pila man ito ganina. Daghan man itong nasulti ni Cindy. Atong palakpakan ang bisita. O ato pong palakpakan ang nagdala. Palakpak sa nagdala. And above all, atong palakpakan ang atong Ginoong Hesus. Sa mga leaders, church leaders, og sea leaders, prime 12 pastors, atong palakpakan kay og wala mo, dili mahitabo ning atong fellowship. Palakpak usog sa Ginoo. Mura ba tayo ngayon, parang ang ating mga utak, kalos na ba sa sabing delikado ngayon? Huwag kang magpunta, Ma'am Sel, dahil may delta na ngayon. Sabi nila, ang delta daw, yung variance na yan, kung halubilong ganito, in 1 minute, lahat mahawaan na. Yun daw kalakas yung mga virus na yan. That's why ang ibang churches ngayon, walang mag-live. Kay sinabihan sila ng IATF, kay kung mag-live, puntahan ng mga pulis para citation. One of our church in Zamboanga, pinuntahan ng mga pulis, nag-citation tag 500. Sa 100, ilan yon? 50,000 na yon. Pero sa atin dito, praise God, panay live tayo. Live ito, live. So, we are protected by God because yung ating intention kay Lord man talaga. May mga churches na ang ingay, pinuntahan ng mga pulis. Dahil daw, ano ang connection sa ingay sa hawaan ng COVID? Ay ang COVID ba'y sa ingay sumasakay para magpunta sa iyo? Ang hirap intindihin ang ating panahon ngayon.
Huwag kang maingay dahil COVID ngayon. Anong connection sa ingay sa COVID? Sir Ton, Wimso man ka, Professor, unsay connection ka, no? O, dito tani ubit, unsay connection sa ingay sa COVID? Huwag mag-ingay dahil nakahawa tong COVID na to. Tingnan mo yung mga tao, ang utak natin ba, binubura ang ating kaalaman na matino. Binubura sa sinungaling ng akwento. Dati, wag kang, okay, vaccine ka na. Ngayon, alam mo, ang benefits sa vaccine, alam mo, may 20% ka sa delivery discount. Sabi ng anak ko, sister, Daddy, pabaksin na tayo dahil may discount pala ang Jollibee pag nabaksin ka. Kung naunsa ba yung tao noon. Iwan ko lang sa mga mall ang pantalon. May discount pa kung wala gyapon. Ang baksin sa akin, walang silbi. Pero ini ko nagsabi nga ayaw magpabaksin. Depende sa iyo yun. But to tell you, our vaccine today from 2021 up 2023, all are trials. Experimento to. Dabing namatay, hindi naman na social media, dahil the blackout, dahil takot sa nangyari. Not thousands, but not only thousands, but thousands of thousands today. Proven last Wednesday, last meeting namin sa mga women's doon sa ilan patlim, sa bahay nila, sa mansion nila. We shared about vaccine and how many people now died with vaccine. Thousands. Proven. There are thousands physicians, not only physicians but scientists, discovered that this COVID-19 is just a few amount of that can kill person. Gihadlok ta, okay. Pabaksin na para protektado ka. Ang baksin daw, ang taong vaccinated, di na daw makagawas daw anytime. Kasama namin, punta kami sa Sword because that last week, I went to Buog, nagkasal dito sa hotel. Pag-uwi namin, ang kasama namin, may card sa baksin. Ang nangyari, pinabalik sa April, subtis gyapon. May card na ha? Pero ako walay card sa baksin. Nakauli mi, nga walay subtis. Ang ilang length lang sa ilang paghatag na itong sa Likomo is only 6 hours. After 6 hours, iswabtis ka na. That is nationwide. And of course, Gordon said that ibaba nila ang presyo sa swabtis. Instead, 3,008, 2,008 na lang, ibaba pag daw na. Ang ibig sabihin, negosyo. Patayin ang ating constituents. Lahat. Alam mo kapatid, ang nakita ko dito ngayon, only the rich men and scientists and politician, kinalaunan, sila na lang ang mabuhi. Kanang dato, mabuhi. Ang pobre, mamatay. Daghang nagpabaksin karon igsoon. Nisangko nga tos, nagluya ang ilang mga lawas. And look at this, after 2 years, they will disappear. Muna ako, di kumingon nga against kong vaccine kay basidakpon ko mas gobyerno. Bahala na mo. Ayaw po magtuong nga mabaksin mo, masumbi mo, binuang na. Maungo lang mo. Hindi masumbi.
Ayaw mo ito ang mga sumbi-sumbi. Okay? So ako, unya na ko pa-vaccine sa 2024. Kaya anang mga panahon na hapit na mag-rapture. Mamatay ramang yapunta. Pero as of today, ako ginang gibalibaran ang vaccination. Mambing send a message to our CIPAS pastors. Kailan ba ang mga pastor sa buwang mag-vaccine? Si Jericho Bustamante, ang tao niya yon, nag-text. Si Lao Lasiman, nag-text. Pinalalapas sa messenger natin ang format para doon ka mag-build up para schedule for vaccination. Dili lang ko sa. Ano ka, no nga, pugsol mang yunta. In the US, walang pwersahan doon ang vaccine. I have my mente in US, every week, meron kaming visual, video. Sabi ko, are you already vaccinated? So no, in Nevada, only 1/3 finished vaccinated. But we ourselves, wala pa yun. Sa US, dili magbuot ang gobyerno. May freedom ka. Sa ato, delikado. Ang ato ang upulsong tag-vaccine, murag mo under na sa China ani. Nga naman ang China, one-man rule kay Communist Party sila. But praise God, as long that our God is alive, we will still alive forevermore. Atong palakpakan si Lord. Now, ining buntaga, mubo lang kaya kong isir. Kani, balik-balik, malanggyo na ito ni kay. Sige, tag-atog laing teaching, padalaw may teaching o niya, ano yung masabtan? Wala na nang itabo, no? Now, this is very basic. Ang unang maayong baguhon sa Dios is not your personal appearance. Problema ngayon sa ating bansa, sa US, sa Canada or sa Singapore, I went there many times. Doon, ang manager sa hotel doon, sa malaking hotel doon, is a Filipina. HRM ang iyang tapos. Sabi ko, maayo dai kay Cebuano, magidawat ka di Singapore. Ko pila imong sweldo siya. Kuan lang sir, 120,000. Tanaw ko niya, di gyud pwedeng himog manager. Di man guwapa. Itumon. Pero gulat ko anong gi-manager siya. Because in Singapore, wala gatanaw dagway. Ang gitanaw, experience. Sa ato, sa Pilipinas, tindira lang. Wanted. Sales girl, ang ibutang. Number one, have pleasing personality. Ang sweldo, 200 ang adlaw. Guwapa ka, trabaho ka basar, kay good pleasing ka personality, ang imong sweldo, 200. Excuse me, o guwapa ka, ayaw dawat, anak. Paghimog business, aron mahimo kang guwapa hangtod sa way katapusan. Mamaot ka. Tayo ka sa basar. Alang musuko na ko, ha? Maghapon. Akala ko'y will to do talaga sila dahil yun sabi ng employer na good and pleasing personality. Guwapa. Mayog. Barong. Bright.
Pero ang gipaniod to, gulay in town, kanang tag-singko, nga naman, og mukaog todo, kulang ang iyang sulo kada adlaw. Pero look at these people around us. Oh, tanawan niyo itong mga tao. Naay mga business kinagmay. Ah. Og atumos mga basar, di ba? Ang tawag ninyos mga tao to, ma'am, sir, nga naman, kaya ang musod dito, mupalit man silang produkto. Apan sila, sir's girl lang, guwapa. Apan labang guwapa mo, nga naman, mga tao mo, nga anak sa atong Ginoo nga buhi. Atong palakpakan imong tapad, kay guwapa na siya. It changes ang imong panlantaw. Change ang imong paningin. Dati ang palaging masabi mo, ako'y pobre. Una'y kantas mga Bisaya bang maglagot ko. Ako'y pobreng alindahaw. Sa tunong bit? Sa ho. Oh, may niya kung asawa mo kanta, anak. Kanta, Jaime. Gyanod-anod, di ba? Nga naman, that is the mindset of the Filipino. Tingnan mo yan, ha? Ang atong national house, bahay kubo. No? Ang atong national bird, sao na maya. Karong agila na. Diba? Maya. Ang atong national flower, sampagita. Ang atong national leaves, anahaw. Mo'y giatop sa mga manubo sa bukid, anahaw leaves. Ang atong mindset, puro good, pobre. Bahay kubo, ang halaman sa paligid, kalabasang talong, kamuti. Anang kanta na to. And we are proud of that song. And we sing that every vacation, every exercises, we are proud that we are poor. Og angkat sila, nagbura sa atong utok, nga kita dato, anak sa gibura nga pobre tang tanan. Munang kita maglakaw, bura itang pobre. Magi, no? Mura bag mong guluid na, asa man ka, to pueblo, magunsa ka palit bugas. Pobre ka, ignaw. Pero ang anak sa Dios is napi. Mula ka. Kumusta man niya? Kumusta ang tindahan? Kumusta ang bikini? Kumusta ang brusili? Kumusta ang ang ranso? Pero ang taong Pilipino nawa makatos pulong sa Dios, asa man ka? Antos pueblo magpakilimos. Iksoon, ayaw pahalata. Ang imong dagway mailhan nga may son ang bursa nimo. If this woman will stand up, si Mimi, Pastora Mimi, tanaw nimo niya, dato o pobre? Ha? Dato? Kani, salamat, Pastora Mimi. Kani. Di manong patindog na. Okay. Mutindog. Kani. Si manager, mutindog ni si manager, minyo na niya, magkasal ni siya. Ako'y ninong, ani? Munya ako kaon. Tanawa, dato pobre. Tanaw ni mo siya, murag simple. Pero, kumpleto. May bana, may kwarta, may trabaho. Muna'y dato siya. Amen? Ang babaeng walay trato, muna'y pinakapobre sa tibok kalibutan. Busa karon, pandemic, panguyab na mo. Tarong lang po mo. Amen? Din. Okay? Ah, timo ay. Okay. It changes ang atong panlantaw. Ayaw na ng bahay kubo kahit munti. Ang halaman namin, sari-sari. Karon usba na. Bahay, mansyon. Kahit malaki. Ang paligid namin, puro kutsi. Kano na sana ang ating awitin?
ayaw na itong kahit munti. Huwag na bahay namin, mansyon. Ang paligid namin, puros kutsi. Ang aming mga outlet, puro laptop, cellphone. Amen? Nga naman, ang mindset na wala ng kapobrehon. If our church is always talking about kapobrehon, mugawas tang pobre kayo. But look at this pastor, Pastor Bong Tinog. Tanawas, Pastor Bong. Ang pantalon, pinagamay po. Ako ganyan, gisi-gisi ko. Style, di ba niya? Tanawa. Pastor Bong. O siya tanong, baksidor o kartista? Dato, pobre. Muay Thai ni Muay Thai. Ha? Dato. Ha? Guwapo ang pagyod. Nga naman, kung ang taong mga lagi sa magwalis puro siya, masama kang Kristo. If you are in Christ always, you will be like Him. You will be like Him. If you share the word of God, you will be like Jesus Christ. Apat ang taong magwali, mamaut ang dagway. Salamat, Pastor Bong. I-compare sa taong magwali, ang dagway, purting mauta. Kwartahan sila. Agnaong mura gitagod-tagod sa yawa. Na ako yung mga parinti, mga dato, pagpalit o yuta, palit na yun. Ang dagway, magi sap-sap sa demonyo. May mga bugas, gano'n kayo mga bugas. Paliog, gadalik, ikon kayo. Ganaman, ang mindset, ana lang yapon. Ayun na, una-una, bisag way kwarta. Inasalamat, Lord, hallelujah. Nay kwarta. Oh, doon ay ikaw sa ikson nga, lakaw ko ba? Papa ko mag-start. Lakaw ba? Tanan ako na, gahapon mi, pagkabuhan nga. Ang kwarta na kong 20 pesos, nabili niya sa akong sapatos. Hasta ang wallet na ko para sa lisensya. Naabot ko sa gasolinahan, nagpatubil na ko. Wala man na ko'y kwarta. Kung saan man ni Dong. Sana. Biling rilo, sir. Panungayar ako ni Biling yun. Balik lang ko niya sa Biling yun, sir. Masuko ang manager na mo. Biling tong rilo na kusa. Wala pa nakuha. Kaya lockdown naman karun. Yung ko Ginoo, pagkaluin niya ko'y kwarta. May pastor kong ano isa. Porke man, di man ito pwede andan na atin kung anong diaton, kung ano, meeting ng mga pastor siya. Na, problema kayo't kami, pastor. Eh, kung sa problema? Nuhaygat kami pang kurudo. Tanawar ang mga tao, ano? Ipasangil. Suko man. Oh. Sige lang. Ipasangil. Ang di pagtambong sa pilosip kay Way Kurodo. I hope nga, tanantang leader, Diliana, ayong ipasangil ang kapobrehon nato sa Ginoo. Sa Ginoo is napit na result. Okay, this time, I will start the challenge. Una-una, i-change ang imong heart. Kanta, change my heart, O Lord. Sa tayo sumena? May change my heart, O Lord. May I be like you. Change my heart, O Lord. Saan sunod? May I be like you. Basta change my heart. That is a song of prayer that God will change our heart. Ang atong kasing-kasing puro malimbungon. Di ba? Limbong, I love you. Kung nagbulag di ay. I love you, God. Natagbuan, nagbulag. Huy, mga butbuton. Malangit pa mo, anak. Karumula na, grabe close man. About 1 year, nagbulag man. Nag-uyab na hibalo ko. Nagbog ko hibalo. O manguyab mo, mahibalo ko. Magbog mo, hibalo po ko. Pwede ko mahibulong ba? Change your heart. Amen? Change your heart.
og ang imong kasing-kasing saon na dalo, karon di na kadalo. Ganong dalo ka saon na? Kay pobre man ka, magkaihatag. You know, why people are, unsa nang dalo? Sa Tagalog pa? Matakaw? Ano ha? Buratson. Ha? Madamot? Dahil wala kang pira. Ang magbigay lang yung may pira. Bakit madamot ka? Wala ka talagang pira. Didn't you say that you are the Son of God? I don't believe you. Ayun ko makasimba, brad. Ayun ko ipiliti. Pagkapurbihan ng istoryana. Change your heart. Di ko makasimba, brad. Ayun ko ikwarta. Change your heart. Di ko po simba, brad. Kaya maligo mis kuyab. Change your heart. Nung saan man ito mausapan niyo? Di ko musimba, brad. Gagawin mo isin. Change your heart. Do not change your wife. Lain man, kailin sa mga sawa na yun. Nagbulag. Kaya wala mausapan kasing-kasing. Okay. Ezekiel chapter 36, verse 26. The Bible says, and I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you. The Lord promised to give us a new heart, and He will put the new spirit in us. Wow! Hallelujah! Your spirit dati, espiritu tos kadalo, kaulag, sa pauban, espiritus hakug. Apan ang Diyos mingon, I will give you and you and generous heart and I will put kani. Sa ato pagibutang, dili ni siya invisible, visible ni, I will put ba? Mingon ko nga, okay, I will put this my, this cell phone to Pastor Alicel, I will put. Pero kanang, I will give you a new heart. Di na pwedeng imong ihatag na yung makita. Espiritu mo na. Ang ihatag niya to, ang yung espiritu na maloy o mahigugmaon. Balik ko na ko ha. Kita nga mga iksuon na to, hayahit ang panginabuhi. Sa balay, lingkod ta, tanaw television, Netflix, mga teleserye. Lipay ka? Balik ko na ko. Laaga bang imong silingan? Naway Diyos. May kasabit ang wadyo ko, kwarta kayo ba? Wadyo kwarta ba? Unya, problema ko. Kung lawas ko, may problema ito ka ng sakit-sakit ko. Niadto bit ako hospital. Dili sa mga hospital ng kanang private, sa general hospital, dito ko sa kanang ICU ba? Dito ko nihila ko, Lord, salamat kino kay siyaw. Himalat yun, ako maipog lawas. O ma-problema kay soon na way kwarta atos lugar nga pobre o dito mahimo ni mo ang pagpasalamat sa Dios. Wa kay kwarta ron. Lakaw bagod. Tos masurahan ka. Problema kay watay kwarta mag-uulta mo nang maghikog na lang ta. Tanawan ng uban sobra pa ni mo. Change your heart. Amen? Mga ulitaw dalaga. Puti kabulador. I love you, I love you. No. I love you. But. Usba. Kay kanang imong pagkamutbuton, musanggo sa pagka-impirno. Nga naman, magbulag mo, sakitan magka. And I will take out your stony and I will take out your stony and stubborn heart. Katong batuong kasing-kasing. Iyang kuhao na og ang kasing-kasing nga stubborn og tagaan ka kasing-kasing nga tinder. Humo kayo. Humok muhilak og na imuhilak. Humok mukatawag na imukatawa. That is the heart of a true believers in Christ.
Kung may naguol, maguol. Kung may nalipay, malipay. Gitawag na siya responsible heart. Are your hearts today responsible? Ang imo bang asawa o bana, imo na bang napatagamtam sa imong kasing-kasing na humo? Di na ba nimo siya ingnon nga panulay ka? Ug mag-away mo, di na ba ka maingon niyang yawa ka? Kaya ang nagsulti, mo'y unang yawa. Next, igsoon. How is your heart today? Kumusta man ang imong kasing-kasing ron? TG, CG, bago lang hinguli imong bana, nga bago ra mong kasal. Kumusta man? Kumusta man imong kasing-kasing timuay? Nakapula man yung kamarag balintayin man ron. To know the condition of your heart, that is a very important thing. Because our hearts is the source of life. Kumusta man imong kasing-kasing Galilee Grace? Nga dugay naman ay kawesi masimba. Uwa ka na chat na ko, di man ka dumsimbahan. Kumusta man imong kasing-kasing? If our heart is affected, then everything around us is affected. Even your husband and wife, your children, and even your neighbors are affected if your heart is not changed. Anong affected man imong silingan? Ang imong pagkaon sa ripni mo, nangabaho na lang. Huwag ka manghatag. Mura kag insik ba? Ang ihatag, kadang di na mapuslan. Oh, sa imo na, pastor. Ikaw na maglabay, kabaho. Sa mga prutas. Nanghatag po prutas, hinatag po. Ingon lang akong ihatag, pastor, noon sa mga nanghatag magdunot ng prutas, nawaw ko. Ayaw ba manghatag? Kanang dunot bitaw? Hoy, ug maghatag mo, hoy, hello, ug maghatag mo, kanang dili dunot. Sabot mo, dunot? Diratin ba? Muhatag mo, upiring, ug tais, plansado ng 100. Di kay kumot-kumot. Kahapon, itugos kasalan, di pangkumot na nung ibutan rin. Abig daghan kayo. Kung ino, praise the Lord. Naluoy na lang ko. Di pangkumot, murag ilo. If you give, kana pong presentable. Ug muhatag kag pagmahal sa imong kauban, kana pong presentable. Kanang makitan yun ang gimahal ka niya. Abi ni Magson, sa among kaliwat mangod, sabroso. Kiring kay may kanang sa Cebu may. Nakita mo yung ikaw na ko. Lagulitaw. Mag-reunion may. Tanan, maghigda lang. Lagulitaw. Murami yung mga bata dito ba? Mga tiguan na mag-reunion. Pero kakatawaan na. Grabe. Muna ako, mahibulong kung ako pamilya dili kay close. Nga naman, ang among clan, very close may. Bisag distance relative na mo, parinti. O gusto ka Cebu ka, lain kag papido, hasag iro nimo, igagaw na ko. Muna may ka-close. Muna ako mo ila kong tao, ugun sa mga nako, muna giko. Layo naman na muna yung kaning aplidog mga resurrection. Distant relative na. Pero makita mo sa mga resurrection, maraming close kayo. Ana magun among kalibat. Munang, sa akong sa pamilya mo niya kasi si Mrs. Mago di ni sila close kay kining Bulanon sa Bulanon ba di sila close kay di para nang si Bulanon bang close kay ba nang nanimbago ko sulod sa pila ka mga tuig
Muna, huwag ang iyong pabata na karoon. Change your heart. How is your heart today? Inang iyong tapad, kumusta iyong kasing-kasing roon? Nag-enlarge na ba? Ing na ba? Ing na. Ina iyong tapad ba? Kumusta man iyong kasing-kasing sis? You may have suffered a lot in your life, but God is also gracious that He promised us a changed heart if we trust Him. If you trust God, yang usbon ang imong kasing-kasing. Ooh, hallelujah! Kanang kasing-kasing nga nager, usbon nga labing ka na. And this topic is very important being a born-again Christian. Nag-seminar mi og couples seminar sa Davao. We were more than 1,000 couples. Ingon din to si Pastor Whitmer. After this lecture, we have a break of 3 hours. And I'm sure pretty well that all of you couple, manlakaw na mintanan, to show to the people of this world that you are loving husband and wife. Ah, nanggawas na! Di man din mihilig ka ng agbay-agbay, di man gusto. Pero gituloan mo yung mag-agbayay dito, ah, abot sa plaza. Tanang plaza. Plaza sa San Pedro, Davao, sa katong may kagila. Tanan ba, libo gulbi kapin. Naamay nag-agbayay, kung mga pastor gini ba? Kung sumos sa plaza, agbay taanay kay sugo. Nag-inagbayay nga naman, giseminar, ikson. Apan, sultihan na mo, may seminar magwala, buhatan na si imong asawag ba na? Amen? Buhata ba? O niyang ilogan mong bana? Masuko. O siya okay lang. Imong bana may angkasay, masuko ka. Karong imong bana na adya, gaksay kong maas ya. Amen? Change your heart. Hoy, amen? Mga nagir, change your heart. Kurni, change your heart. Huwag naningo ko. Usba! Maginungitay! Huwag nasuka, hungitig na ko para matukan, para matay. Praise the Lord. Araw ma-impas din kinabuhiya. Okay. God forgave us as He gave and He gave us new heart and new spirit. That was the purpose of God. Maybe you are rejected by the world system. We are rejected by this world. Kurni daw ta. Ang born again, arang-arang patang sa ubang born again. Ang mga conservative ng mga simbahan, ang mga babae, madomingo, taas kinagpalda. Sa ato, taas yapon, salamat ni Lord. Nausab na yun tao, grabe. O ang mga pastor na ito, pastor, nangausab na yun, nagpalda na yun. Ang uban, namantalong ng Yapon, presalong ng Yapon. Nga naman, nga nang nagpatalong ng Yapon, kay daghan sila nagpatalong. Amen. Ang kanipong patalong, talabi na kanang patalong ng mga kuwan mo, mga skinny, dalaga, mulakaw. Asa man ka, sister, atok ko sa simbahan. Ang inak man na. Ano ang anaon mo yung maglakaw ko ng pasyon siyo? Ano na kang lakaw ko? Ano ang anaon mo yung atok ko simbahan? Araw makita nang iyang lubot nga may kurma. Excuse me, change your heart. Napo yung mga babae rong, taas palda kayo. Pero ang iya pong palda, abuti rin gisi, bingal. Pag-anak kita po, change your heart. Unyag ripon mo, digdimanda. Pero kayo mo yung nag-akit, ripon mo. Amen? Change your heart.
Sige na, undang na ko. Nasungkot naman mo. Kasi hindi mo mo-opera yung problema tani. The more we understand His forgiveness, the more you can say that our hearts change. Forgiveness is getting what we don't deserve. God's forgiveness is real. He heals all our wounds and He cares for us. Our God is a caring God. But today, there are women that are not caring, but kirinking. Did you understand me? What is kirinking? Igat ba igat? Apa nuwa dire sato? Well, praise the Lord. We forgive others so God can take away your stony heart and a new spirit. God, we forgive others. Atong pasailoon ang uban. Pasensya mga Tagalog dyan. Sister, kasabot na ba? Sibisaya? Sabot na, hilang. Sagol-sagol na ito yung Tagalog. We forgive others so God can take away your stony heart. Ang makapakuha sa imong gahing kasigasig, you have to forgive others. Woo! Pasailua ang nakasala nimo. Pasailua ang nakautang nimo ngawa kabayad. Unsaon man na naman na. Ang importante na usab ang atong kasing-kasing. We are forgiven to forgive others also. Give will give and God give will give you what we need. Let us fill our heart with peace and grace. Romans chapter 12 verse 19. Never avenge yourself. Leave that to God. For He has said, He will repay those who deserve it. Let go and let God. When you forgive, you set a prisoner free. But you can discover that the real prisoner is you. If you can forget others, you are a prisoner of yourselves. Tungos pride na to ba na prisoner ta? Allow God to take away your stony heart. Gay kasing-kasing. Forgive yourself and receive a tender, responsible, unresponsive heart. There is one more you need to forgive, and I believe this is the most important one. That's you. You will have a hard time trusting people because you experience things not to trust them. Trusting yourself and above all, trusting God. In Proverbs 23:7, as man thinketh, that his heart, so he is. Unsa imong hunahuna, maupod ka. Istorya na, istorya. Hunahuna ba? Yan itong taong murag na lipong ba? Hunong-huno! Pa, hunong-huno! Tinuod din kita buha. Pag umis pagadian, pag-abot na mo sa kanang anang na yung mga Muslim, di ba, muti? Sa hunong-huno, kaya buson ta. That is long time ago. Di hunong pong driver. Dugay man, larga na po mi. Abot na po ng vitali, hunong-huno, kaya buson ta. Kuyawa, naging may kabasik, tinuod ba? Kasi propeta ito, ano ba? Ang nahitabo, katulong pahunong niya, abot liko, punong na po mi. Kaya naambos daw. Ingon na itong konduktor. Maulagi ng
Balin bang ni reliyon, mabuang na. Basta balik rin, mabuang daw ka. Sama na ito istorya nga, ingon ang insik, para pada, dibangon. Ingon ang driver, ah. Huwagwantahan na, hunahuna rin mo, sik, hunahuna rin mo. Insik, kalibangon rin. Pada, dibangon, dibangon, ako dibangon. Kalibangon daw insik. Ingon ang driver, ah, hunahuna rin mo, sik. Di ang insik, nalibang sa dos driver. Libang. Agas yun. Ingon ang driver, bawa man tayo siya ang insik. Hunahuna rin mo na driver. Hunahuna rin na ito na. Kanang imong sakit, hunahuna rin mo na iso. Amen? Kanang ikaw, labad akong ulo di kapil, hunahuna rin mo na. Ako iso. Nagsakit ko tuwang gabi eh. Lord, COVID na gini, Lord. Inom na yung kong ivermectin. Sa? Ayaw ko. Huwag mapalit mo na ako. Dua karton. Ayaw na yung ko. Simba na yung ko. Isoon, ayaw ipasangil ang sakit sa yawa ang gihatag ni mo na mo hindrance sa pagsima ni mo niya. Amen? Ayaw ipasangil ng ulan hindrance sa pagsima ni mo niya. Amen? Dito may kasal last Wednesday gikan medre abot na mo bitali. Hingbunak ang bagyo. Ang ilang plaza sa eskwelahan sa Surupan na punong dekorasyon, trapalang ibutang. Ang package niya ito nila, 190,000. Nidako ang gasto sa mga dekorasyon. Ang kaon, scope lang. Kung panaway niyong kitir-kitir, pagkaon ako sa luto, yun ko, sabalayan ko mo kaon. Ang luto, murag bato kagahi. Huwag magnegosyo mo, change your heart. Okay, nag-silmi ron. Ang nag-20% me. Pero pala mo ang presyo para mo sanggok gihapos mo ay 20%. Muna yung mga kulukoy ng mga tao. Sige na. Forgiving yourselves, bring healing to yourselves, image and changes your heart into a tender responsibility. Application. Have you received God forgiveness? Kung may spelling mang wrong dia, i-correct bon. Do what? Do you want to be freed and release a prayer of forgiveness? Abi ni bukunsa, nganong nagpirmitang pobre, kaing imong kasing-kasing, na ay kinabuhi na dili ka mapinasay loon. Lord, give me that Lord. You know, pikat ni mo, hambugira kay ka. Di ka magpaubos. Yawanun ka. Lord, give me money. Pikat. Lord, pagwapa ako. Nos-nos na ka mga paputi. Nalagong noon. Nga naman, nagtunglong Diyos ni mo. Yung unay si Helen. So Helen, naanda kang abon. Ibon. Ibon ma. Ibon na ibon. Ibon. Langga man na ibon. Dagang ibon. Pag nos-nos ka mga paputi. Hindi akong anak ito si Japit. Halagong malito na mga nos-nos mga maputi siya. Tundiri. Tunggo biba. Ano mo si Japit? Si pataan niya nga. O saan napit? Para maputi. Di ba? Puti ko di. Ano mo si Japit? Kita ko si Bo, babae, mura ka guwapa ni Bit sa una. Kabal, guwapa. Tisay. Pag next na kong kita niya, yung ko, kanang yung mulakaw siya, grabe ba kanang yung naong bito, kanang mag-apply ng mga babae o kanang make-up nga para pagbuti. Mura nagsina, mura litsun. Ko, guwapa, mura litsun man. 3 months, nibalik mi kita. Ang iyang murag litsong naong, murag adobo na. Nanlagom na, tungos, nos-nos. Babay, dili tanang nos-nos magkaputi. May nos-nos po nga magkapangos. Muna, ang importante, simple lang. Kay makita ang imong kagwapa sa simpleng paagi.
Ang ubang na churches karon like Bishop Frank Santos, Sunday morning ha, alas 6 di, tuana sila silang parlor. Di pagwapo na, para pagharap kami na, gwapo kayo. Pero ako, way parlor, gwapo lang yapon. Nga naman. Pero lang, the beauty of God is always upon us. Kanang imong kagwapa, tama na. Usba lang imong kasing-kasing. Gwapa kagdagway, imong heart bulok, may pagwa kagdagway. Kasing-kasing una. Amen? Mahala ang dili dapat mahalon. Kasing-kasing na. Gaksa ang di dapat gakson. Bisag baho nag-ilo ang tusa. Kayo mo ng kauban. Mga asawa, mingon day, maot ka. Gibali lang na nila. Kaya nahadlok nag-ilo gaglain. Ako bitaw, nakatunan lang ko. Maot ka dad, maot ka. Salamat. Maot di ay ha. Abi ni mugunsa ma insecure siya kada kami yung pastor guwapo lagi ka hinko pikat ako ilara namutput puta ulugan po nila kada tinuod lang ina katamtaman lang kay guwapo pa ko guwapo kayo dili lang ko guwapo katamtaman lang isoon ang importante dili nang naong nimo hindi yung mukha natin. Hindi yung katawan mong okay. Kuminsan ang lalaki, pag edad ng 40, murag nag whistle, muda ko ang tiyan. Kumain diri. Ano naman, sabi na ko tiyan. Laki-laki ka ng minyo ka, muda kong tiyan ni mo. Mugamay imong na, diri, dughan. Salamat sa Diyos. Ako, wag yung muda kong tiyan ako. Nga naman, akong gikontrol akong kaon. Kung may sobrang kaon ako, ihatan ako sa mga taway kaon. Since your heart. Inay mo tapad. Since your heart. Let us all stand up. Let's sing that song. Let's sing that song. Stand up. Inay mo tapad. Magbago na ta, pre. Hallelujah. Ay, nadihag pagbinuang, since your heart. Oh, hapit na 12. Oh, ato, Mrs. Andre, nanguli mo? Basta magsugod na. That's the problem of the Filipino. Atong awit ng change my heart, Lord. Tinod agad pag-change, ha? Og ma-change na ka, ma-change imong asawa, ma-change imong mga anak, ma-change imong baryo. Og ma-change na ka, ma-change imong bana, ma-change imong mga anak, og ma-change ang sulod sa imong pitaka. Imbis 100, kadadla 1,000 masuod, na-change ang imong kinabuhi. Kung di ka mag-change, magpabilin kang way na lang imong kinabuhi. Hallelujah. Change my heart. Change my heart. May I be like you. You are the pattern. You are the pattern. I am the clay. I am the clay. Mold me. Thank you.
Hold me and me. This is what. Are you praying for that? Let's sing that again. Make it as your prayer today. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God, oh God. May I realize. Sing that song, change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it better. Change my heart, oh God. May I be like God. Hallelujah. Mold me and make me, oh God, this is what I pray. You are my pattern, you are the pattern, I am the clay, I am the clay. Mold me. Just listen for a while to the small voice of God in your heart. And if you're touched by the Lord this time, you may come forward as an indication that you are changing your heart today. If you want change as an indication, come forward. Ipakita nos Ginoo nga nausab ta ug bag-o ta. Come. Who want to be changed? Come forward. Hallelujah. Anybody? Kanang buot sa Dios nga mag-uon ka. Come. Hallelujah, Lord. Change my heart, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Make it better. Change my heart, oh God. I'll be like, change my heart, oh God. Anyone, anybody, let's come. Come on.
hope in our lives, O God. Ingsoon, maghimog new commitments to God right now. Change your direction. Change your heart today. Come on. Open your mouth and change your heart and direction today. The Lord will bless you. The Lord will bless you. Ating ibatas ating mga kamay, kapatid. Dumi ang Diyos tong dasi kakayo na bagong imong kasing-kasing. Gusto sa Diyos kapukaon kaning adlaw karon. Our God wants you to revive today. Hallelujah. Come on. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Kanang imong luha nakita na sa Ginoo. Ang imong pagbati, dayag sa Diyos, Ikson. Ang imong luha, nakitaan sa Diyos. Hallelujah! Jesus! Tagaming new commitments ni mo, Ginoo. Come on! Salamat, Ginoo. Come on. You are my God. I am the clay. Mold me and me. Salamat, Ginoo. Salamat, Diyos. Come on. Receive right now the joy from the Holy Ghost. Oh, hallelujah, hallelujah. And I declare blessings from heaven
to pour out in this place, this congregation, and all that we need today financially and everything. We may receive that in the mighty name of Jesus. Say amen. Hallelujah. Let's declare that our God is good and our God is worthy to be praised. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. Lord, fear to worship and give. The Lord bless you. Worship song. And give you. Make your face shine and be gracious. Lord, face towards you and give. Itong ipataas to mga taong nanginahanglan og salapi. Need, what is your need today? And the Lord will meet your needs right now in the name of Jesus. Whatever things you need, if you ask the Lord right now because we are open to Him, the Lord will bless you. Amen. Ako nag-aampo nganing katawhan sulod ning auditorium ang tanan nga ilang panginahanglan nga uyon sa imong kabubuton. Garantiya hi Lord ang ilang pagtuo kanimo sa lapi man tubagaw Dios kayuhan man tubaga Ginoo. Salamat mga butang imong gihatag kanimo. Akong gineklare ang kalinaw, kalipay sa pamilya, proteksyon sa talagang sakit. In the name of Jesus Christ, and everybody say, Amen! Balik sa lingkuranan. Bless the Lord. I love you, Lord, for your mercy. Hallelujah. Okay, once again, maayong buntag. I believe nga ang tanan na panalanginan, na bless sa pulong sa atong buhi nga Dios karon. And this moment, no, ato na pong dadon ang atong tithes and offering. Okay, of course with kalipay sa atong sulod, no. Aming nagkatawa ko sa chat ni Nanay, ingon siya nga mag-testify daw ko kay gitagaan na daw kong bana ni Lord. Amen. So, no blessing man dyan na, di ba? Amen ba ang mga married women daring a blessing ang husband? Amen. Oh, so, blessing dyan na siya. So, gamay lang po siya nga testimony sa kaayo sa Ginoo sa kong kinabuhi. Kay along the way, manggod sa
pagplana mo sa kasaldaghan kayo og mga pwede siyang rason ba nga dili madayon, but sometimes kay ingon ko nga Lord, di man siguro ko nimo paminyuon. Yeah, Lord, na lapas na ako sa kalendaryo. Ako ang gipasalamatan si Lord nga naghanay gyud siya sa tanan na mutuod jud ko nga naagi milag, no, di ba? The first miracle nga nahitabo, di ba, was the wedding sa Cana, katong naghimo si Lord og wine. He turns the water to wine. So, ako siyang gipasalamatan kay 2 or 3 days before, I know, a week before sa wedding. Ananamo budget kay hands-on lagi kayo mi sa wedding, but pagkana mo pag budget na namo laka kulang pa man natong savings around 50 to 60 pa ang kulang. Alaga Lord unsaon naman namo ni, pero grabe gyud ang milagro ni Lord, no? So katong mga previous months, every time I do my tithes and offering, nagapray yung nga Lord, ako ning tanom Lord para ni sa among wedding ana kay wala jud kasi mi kami sa among wedding ba, wala jud mi gasalig sa among parents, kami jud mismo amo jud gitiguman para wala pod mga daghang unsa na. So kami amo kami jud we made sure nga nagatigom jud mi para sa kuan, but no, dili mo jud kalikayan, there are emergencies. So kato sa a week before dako pa jud ang kulang, but on the day grabe si Lord nag supply sa mga sponsors. So dagko unyo na mga sponsor. So ako siyang kipasalamatan, no, kay basta diba in Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him for he will direct your path. So every time na mo trust lang kita ni Lord, naagid siya buhaton, no? Put our hope and trust diya sa tong buhi nga Dios. Amen. And I believe based sa wali karon ni Pastor Sabroso, diba, change heart. And I believe a change heart is also a cheerful giver. Amen? So this time, because God loves a cheerful giver, this time, atong dad-on ang atong mga tithes and offering diri sa tubangan, with of course, a happy heart nga atong ihatag na ni Lord. Kamubuto na ito nga atong ihatag ni Lord. Amen? So before ta mag bring sa atong tithes and offering, let us pray. May I request everyone to please rise. Father God, we thank you, Lord. Sa imong kaayo, sa amo ang kinabuhi. Salamat, O Diyos, nga kanunay na aka, nag-provide, nag-bless, O God. And Lord, as we bring our tithes and offering, salamat, Ginoo, nga ikaw ang magapadayon, O Diyos, sa pagpanalangin. And Lord, I pray that whatever sources, O God, ani nga mga money, ani nga tithes and offering, I pray, Father God, nga ikaw ang mag-bless, thousand falls of blessing ibalik sa panudlanan. And I pray, Lord God, I rebuke, Lord, ang tanang manunukob, O God. Lord, I pray for good health. I pray, Lord God, for a sound mind. And Lord, salamat nga ikaw ang mag-protection sa Ginoo sa matag-usa, Lord God. And Lord, we thank you and we just offer this monetary, Lord God, amo ang financial aspect, Ginoo, diha kanimo, Lord. And we bring you, Father, all the glory, honor, and praises. In Jesus' name we pray. Amen. Manindog tang tanan sa itong mga pag-ampo. Thank you so much, Father God, sa iyong pagkamaayo, Ginoo kanamo, Lord God. Thank you, Lord, sa iyong gugma, Lord. Thank you, Lord God, na i-change ni mo, Lord, ang among mga tagsa-tagsa, Ginoo, kung mga kasing-kasing, Ginoo. Salamat, Lord God, sa iyong pagkamaayo, Ginoo kanamo, Lord God. Dalay gon ikaw, man sa walay katapusan, Lord God. Lord, amo kang ibayaw, Ginoo, Lord God, sa mong tagsa-tagsa, Ginoo, kang mga kinabuhi, Lord God. Lord Jesus, ikaw magapanalangin, Ginoo, ka namo, Lord Jesus, Lord, as we depart from this place, Lord God, ikaw, Lord Jesus, magauban, Ginoo, ka namo, mag-guide, Ginoo, ka namo, Lord, na safe and sound, Lord God,
ang among pagpamauli karon Lord. Salamat ka ay Lord Jesus sa tithes and offering Lord God. Ikaw Lord Jesus sa mga blessed Gino, sa mga tagsa-tagsa Gino, nga mga kamot Lord God, nga nagahatag ni ini Lord Jesus kung asa man sila ikan Lord God ang ilang mga panginabuhi sa mga negosyo Ginoo. Ikaw Lord God mag-bless Ginoo Lord Jesus. Thank you so much Father God. Salamat Lord ng tagnas kahutuhon Lord ng imong gihatag Ginoo kanamo Lord Jesus. Dalay gon ikaw man solay katapusan Lord God. Glory and honor Lord God, we belong to you in Jesus mighty name. Amen. Sa tanan. Okay, God bless us all. Atong